Guys, nandito tayo ngayon sa Boss Mel Custom Seats at yun sakto si Boss Mel. Boss Mel! Oh, what's up? Oy, good afternoon. Yeah. Well, boss, pwede ka bang ma-interview saglit? Oo oh, naman, tama, pasok ka. Okay. Dito tayo sa loob. Alright. Diba? Abay, pinapasok agad tayo sa kanyang sasakyan. Hi, boss. What's up? Yan. Oh. Yun. Ay. Yun, okay. Dabi, boss. Good afternoon. Parang hindi ka kasya sa upuan. Ang laki ni Batman. Ang laki na nitong sasakyan, hindi ka malagasya. Boss, may itanong sa kanila. Okay. Okay. Ano ba yan? So, yung Boss Mel natin na channel, gaano katagal na ba yan? Actually, ang Boss Mel TV natin, mga ano pa lang yan, mga 1 year pa lang. 1 year? 1 year, yes. Pero kahit pa paano, kilala na ang Boss Mel. Well, of course, with the help of the vloggers, na katulad mo, with the BMRC family, kasi most kasi ng mga BMRC family na mga vloggers yun, sila yung nag-encourage sa akin na mag-vlog. So, kaya naging Boss Mel. Alright, ang question boss, Kento, syempre, alam naman natin, hindi naman natin expect na magiging vlogger tayo, pero ngayon ito na ginagawa natin. Let's talk about what if boss magkaroon ng chance na merong kumuha sa'yo as a showbiz naman? Gusto ba yan? So ano ba? Anong tanong? Yun, kung okay lang ba sa'yo? Oo naman! Opportunity yun eh. Oo naman. Kasi, syempre, lahat naman tayo, mahilig tayo sa mga movies, mga celebrities, but of course, kasama yan sa mga bucket list natin. Hindi mo alam. Why not? Why not? Pero syempre, ano ba? Ano bang role mo? Gusto ba action ka sa drama or sexy role ba? Parang natawa ka na sa sexy role. Siguro ano ka ba? Pwede ba? Parang no? Boss, sexy role ba? Parang bigla ko na imagine yung ano. Di ba? Nakatiba ka na. Hindi, syempre, syempre may mga experience tayo ng mga bata tayo na nung high school, nung college na meron mga si school, may mga activity or project na minsan kailangan mo umacting. Mm-hmm. And even dito naman sa mundo ng vlogging or... Or an actor. Oo, kasi may marami dyan umaarte lang din eh. Oo, hindi naman. Pero totoo, grabe ka naman. Pero for me, siguro ano... drama. Yeah, diba? You're like drama. Yung mga seryosong mga movie mm-hmm. or teleserye. Yeah, drama. Ayaw mo na sexy. Ayoko. Joke. Parang hindi ko kayang panoorin yung sarili. Boss, ikaw ba, meron ka bang nakikitang parang artista na talagang medyo iniidolo natin? Parang? Oo, dati. Actually, nung mga 90s, no? 90s na. Idol na talaga natin si ano, yan sila, yung Guapings. Itatlo yung the Guapings, no? Oo, tapos with that kasi parang supporting actor na si Wendell Ramos. So mga sila, Lodi natin yan. Yeah, si, palibasa lalaki boys yan, yeah, si Jo Marie and Wendell Ramos. Yan, yan mga idol natin yan. Which is meron dating sa iyo kasi parang amboy-amboy, yes, natin sa iyo, 'di ba? Parang yes, ganun din yung pormahan mo eh. Oo, ayan. Nung kabataan. Influence talaga 'yan eh, 'di ba? Actually, lakas maka-influence sa mga artista talaga. Oo, ayan. Paano tayo pumorma? Tsaka inaabangan natin pa rin yung looks nila until now since mga lodi natin 'yan. Kasi okay, yan ang challenge. Mga bagets pa rin niya. Oo, kahit no? May edad na, kita mong maporma pa rin sila, 'di ba? Which is tayo, even though na tayo pag umidad din tayo, definitely dapat maayos pa rin tayo. Oo, dapat. Oo, talaga, dapat. Eh kung kunyari naman, syempre, hindi naman ganun na lang yun. Kailangan mong partner na babae. Sino ba naiisip mo ng mga sexy star? Sexy star? Oo, na pwede na maging ka-partner mo in case, kunyari may pelikula tayo. Mm-hmm. Ano ba, sino ba naiisip mong sexy star? Siguro, si Joyce Jimenez. Joyce, classic yan? Oo. Diyan lumaki yung braso ko eh. Oo, 90s yung kanan lang. Oo. Yung kanan. Joyce Jimenez. Joyce Jimenez. Yes, so. Bagay, talagang classic talaga na sexy. Pero ikaw, meron ka bang nabivisualize na artista na parang kamukha mo or pareho ng dating mo? Siguro nung kabataan, ano, yung medyo
Disway-disway pa tayo. Disway-disway pa rin naman tayo ngayon. Payat, Days. Siguro si ano, si Wendell. Yan. Wendell talaga. No? Sa bagay, may similarity nga kayo. Lodi yan eh. Lodi natin. Oh. Or si Joe Marian. Pero I'm not saying nakamukha. I mean, pero hindi, yung issue sabi ko, medyo idol natin, say, sinusundan natin yan. Kaya nagiging pareho kayo ng similarity ng ano ng dating. Ganon. Boss, thank you so much at inalaw mo akong pasukin ng kotse mo at ma-interview ka tanong bigyan. Grabe. Kung alam ko lang na ganyan yung tanong mo, marurot na ako. Boss, maraming salamat. Okay, it's a pleasure ha. Any last word, boss, before we end this? Ayan, no, of course, supportahan natin itong ambush interview ni ATB Wonder bago to. Okay. And follow nyo sa YouTube and sa Facebook nga together with Boss Mel TV. And of course, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng Boss Mel Custom Seats. Ayan, asahan nyo, marami pa tayong mga bagong designs. At of course, innovation, hindi yan mawawala sa amin. Continuous yun eh, innovation, yes, continuous. It never stops. Yeah, innovation is the key. Yan ang palagi kong ginagawa. And of course, dapat ma-meet pa rin yung masa, yung presyo na innovated lahat ng mga products na nakukuha nila sa amin. Products and design. But then again, very competitive at very affordable yung prices. Price. That's number one. Pahabol lang, boss. Ano ang pinaka-latest natin sa Boss Mel Custom Seat? Ayan, malapit na pong lumabas. Yun! Ang ating waterproof. Waterproof? Yes, na mga upuan, na mga seat covers, na mga custom seats natin, mga comfort seat, camelback. Wow. Na mag-i-innovate tayo in a way na maggagawa na tayo ng waterproof. So, nice. Not only for tag-ulan, so minsan naman kahit summer, umuulan. Ano? So, yan, mapoprotektahan natin lalo yung mga upuan ng inyong mga motorsiklo. Abangan nyo ang ating mga waterproof na mga custom seat design. Yeah. Napakaganda naman ang narinig ka doon. Good news din. Nagulat ka, di ba? Hindi ako ready doon kasi I thought we're gonna talk about lang talaga about interview ko nga sa'yo. Pero nalabas mo yung upcoming ngayon sa Boss Mel Custom Seat. Yes. Dapat malaman na rin ng mga tao. At abangan nyo yan. Of course, marami pa tayo mga bagong pinag-aaralan ng mga fabrics or mga tela na pwede natin i-apply sa mga scooters. Kasi for me, okay, gusto kong bigyan ng pride yung mga scooter na mga owners ng scooters. Yes. Because maybe you're thinking sakali na naka-scooters lang kayo. Well, of course, at least kahit man lang sa upuan or sa seat cover, makapawi-bawi tayo. Magandang klase. Yes. Tama. Of course. Alright. Boss, thank you so much talaga. Maraming salamat. Welcome. And see you and Rice. Okay.